Okay, so ito yung sa inverter ko. Gagawin ko siyang automatic. Okay? Nagre-record naman na. Tama? Okay? So ito yung Bosca ko na nabili ko din dati. So hindi to pure sine wave. Modified sine wave lang po to. Okay? So ang gagawin ko ay i-modify ko siya to automatic. Kasi manual pa yung pagbubukas niya. Diba? Ito. Pag manual pa, pag ino-on mo siya. So ito yung circuit board niya. Okay? So, paano mo siya i-modified? So, nakaganto ito. Tinanggal ko lang kanina. Tinanggal ko sa hinang. So, nakaganto yan. So, paano mo siya i-modified? Sa switch lang. Okay? Gagawa ko ng ano kasi, na automatic na siyang bubukas. Automatic na rin siya mag-on. Paano ba siya ginagawa? Papakita ko sa inyo. Ito yung on-off ng kanyang switch. Okay? So, importante din yan. Hindi natin yan sisirain. Ang gagawin lang natin, kung nakaganito din yun sa inyo, tatanggalin nyo din sa pagkahinang. Kung hindi naman, much better yun. Na mas hindi kayo mahihirapan magtanggal. Okay, so ito yung tinanggal ko muna yung power sa power line niya. Ito yun. So, ito yung sa Bosca. Yan yung laman ng Bosca niya. Tinanggal ko. Ito yung sa power line. So papakita ko din yan paano siya i-ano. Ayusin natin. Yan. So, nabili ko to dati pa. Yan. Ito yung sa power line niya. Okay. Ayan siya. Okay. High efficiency na inverter pero hindi siya pure sine wave. Then, ito yung sa outlet niya. Mamodified natin siya ngayon. First is yung gagawin natin is yung switch. Yung switch niya is na contact ano lang siya. May contact lang siya ng switch. Yung ordinary mga switch lang na pagka nagano, kukontak siya at bibitaw. Okay? Ang gagawin natin ngayon, dahil siya nakaganito, nakaganto ang design niya, yan, kikita naman, nakaganyan ang design niya, nakapasok yan dito, yung dalawang may hinang. Ayan, yung may dalawang butas na nakahinang. Dito siya, nakapasok. Tinanggal ko ngayon. Ang gagawin natin ngayon, magsisiris tayo ngayon ng line. Okay, paano yung magsiris ng line? Yung isa lang yung gagamitin natin. Yung isa, iiwan natin. Okay, tanggalin muna natin. So, kapag gusto mo magtanggal lang, ano, gamit ka ng ganito. Yung puring tanso lang, o yung insulation lang. Pag nagtatanggal ka ng panghinang. So, pag magtatanggal ka ng hinang, para dyan kumakapit. Yan. So, kumakapit dun sa tanso. So, lumilinis na siya. Okay? Susunod na gagawin natin, yung isa iiwan natin, sabi ko. Ito is itutupi natin. Okay, kuha tayo ng pantupi. Gamit tayo ng tools. Okay, so itutupi natin siya. Yan. Itutupi natin siya para hindi siya magamit. Okay? Then, lalagyan natin siya ng wire. Kuha tayo ng wire. Okay, ako ng wire. Pasok natin yung wire. Then, pasok natin siya sa loob. Ayan. Saka natin siya hinangan. Kikita ba? Ayan. Saka natin siya hinangin. Ayan lang, panghinang at LED. Okay, so basic lang to para maging automatic yung inverter mo. Hindi ka na mag-on, hindi ka na mag-off. So, tuturo ko sa inyo yung paano ginagawa. So, pag nahinang yun, ha. Okay, so, ingat sa usok. Masyado nakaka-addict. Okay, yan. Ito yun, nahinang na natin. Nakasiris na. So, pag tinignan mo siya, ito sa kabila. Yan. Nakatupi yung isa hindi. So, gagamitin kasi natin yung isa. So, ito yung wire. Puputulin na natin. Siguro, pwede na to. Yan. Pwede na yung haba ng wire na siniris natin. Then, saka natin ibabalik ito. Saka natin siya ibabalik sa original. So, pag binalik natin siya, okay, so tatama pala ako dito. Taas natin ng konti. Yan. Okay, balita rin natin yung hinang. Sa gabal siya doon.
yung tutupiin natin yung kabila na lang. Kahit alin doon sa dalawa, kasagabal, magiging sagabal doon sa kabila eh. Ito natin sa kabila. Kasi ito, didiretso natin. Balik natin sa original. Ayan. Tapos ito, hinangin natin ng maayos. Ayan. So, patipa natin siya. Ayan. Okay. So, hinangin natin. Okay. So, dito ko na lang siya nilagay sa taas. Okay. Then, tapos nyan, babalik ko to. Tara, hindi siya sagabal. Ayun o, kasi tumatama siya dito sa USB port pala niya. So, babalik ko siya. Sesentro ulit natin yung isang kanina. Yan. Isa kasi yung magiging dito niya. Okay? Nagiging dito sa kabila. Kasi hindi na natin gagamitin yung isa pa. Gagamitin natin yon dun sa kanyang switches. So, babalik lang natin to dun sa pinagtanggalan kanina. Bon! At ka talaga ha? Tinisin natin ulit ng tanso. Kasi makapal masyado. Ayan, siguro ito. Ayan. Binaring switch lang din to. Marami nabibili nito kay Deco o kaya kay Saraon. Available din yan sa mga electronics shop o kaya mga speaker. Okay, so masikip pa yung butas. Wala tayong pump eh. So, linisin muna natin yung dadaanan. So, kasi na siguro ito. Yun, magkasya na. Okay, so, naipasok ko na siya. Ilapat mo ulit siya. Ilapat nyo. Ayan. So, importante dapat hindi magtatama yung dati niyang switch saka yung dati niyang ano dito. Okay, so, lumapat na siya. Pwede nga man na siyang hinangan. Okay. Tignan natin kung tatama. For sure, para hindi siya tatama, talaga, pwede mo siya lagyan ng tape. Para hindi siya tatama. Okay. Tanggalin ulit natin. Okay. Hindi siya lagyan ng tape. For sure, hindi talaga siya tatama. Ngayon, hindi na siya tatama dun sa dati niyang switch. Yung nandun sa loob, hindi na siya tatama. Okay, dun, hinangin natin to ngayon. Balik na natin. Mama! Hello. Okay. So, nakaano na siya. Nakahinang na siya. Naibalik mo na siya din sa dati niya. Okay, kuha ulit tayo ng wire. Okay, kuha ulit tayo ng wire. Ito namang pinagtanggalan mo, dito mo naman din ilalagay yung isang wire. Ayan. Kuha tayo ng panghinang soldering lid. So, hinangan natin siya dito. So, hanapan natin ng magandang pwesto. So, paganto na lang siguro. Hinang natin.
para lang tayo nag-series. Okay, so tinanggal mo yung old, kakabit mo. So, conversion tong ginagawa natin. Okay, so putulin na natin yung wire. Okay na siya, finish na siya. Okay, tapos nyan, babalik na natin sa dati. Okay, so babalik ko na siya. Balik muna natin. Okay, so ganito siya mangyayari. So, yung isa, dati dun sa switch niya, tapos yung dating sa pinagkabitan niya. Okay, so siniris ko lang siya. Okay, so wait lang. Okay, so ikakababalik na natin siya sa dati. Okay, so naibalik na natin siya sa dati. Okay, ito na siya, kalalabasan niya. Okay, ito na yung wire na inano natin kanina. Okay, ito yung on-off niya. Ngayon, ito yung sa may battery niya for testing. Paano siya magiging automatic na pagbubuhas sa pagbubuhay? Ngayon, ito yung magiging pang-automatic on mo saka automatic off mo. Parang nagkaroon ka lang ng double. Okay, so putulan ko muna. Papaliwanag ko. So ito, kailangan mo ngayon ito. Ito yung magiging modification mo. So saksak natin sa battery. Okay, ito yung battery ko nandito. Okay, sasaksak battery. Ayan, mapapansin natin, nag-on siya. Ayan, nag-on. Pero hindi yan yung totally on niya. Okay? Yung kumbaga, yan yung standby mode ng kanyang inverter. So, wala siyang gamit ngayon. Ito. May gamit to. Okay? Parang kala mo walang gamit. Kasi dati, pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off. Ngayon, kailangan i-on mo siya. Tapos, gagamit ka ng relay. Okay. Ito muna. Yan. Masyado ba maliwanag? Kita ba? Yan. So, pagka na-on ng relay mo to, sa so automatic mo, gagawa ka ng automatic na control mo, automatic bubuhay yan. Pwede mo rin siyang patayin dito. Yan. Pwede mo rin siyang... Kaso, pwede mo na rin magagamit to. So, kailangan i-on mo to always para hindi ka na mag-on, on-off. Gagamit ka na lang ng relay contact. So, pag nag-contact yung relay mo, papakita ko rin mamaya, automatic bubuhay yung kanyang inverter. Okay? So, pagka nakabatay kasi yan, nakalagay dito is battery mode. Naka-battery mode siya. Okay? So, papakita ko paano siya ginagawa. So, ibig sabihin is switch contact to na binago natin, minodified natin. Okay? So, gagawin natin siya. Gagawin natin. Third series, kailangan ko ng yung controller. Ito yung controller na, ito yung controller natin na gagamitin. So, 12 volts controller siya. Okay, paano siya i-modify? Kukuha ka ngayon ng relay na 12 volts. Hanap tayo ng relay na 12 volts. Okay, so kailangan mo ngayon ng 12 volts kasi yung system natin kasi 12 volts kasi itong ating inverter. Okay, so kailangan mo din ng 12 volts na relay. Sample na lang ito yung 12 volts na relay. Ito yung controller. So hanggang 50 volts ang capacity nito. Kaya pwedeng from 9 volts ata o 8 volts to 50 volts ata capacity nito. Okay, so ito yung base niya. So, pag bumibili kayo sa Lazada o kaya kahit sa ang store. Okay? So, ito yung base niya. Dapat match yung base niya sa relay. Okay? Then, salpak natin. Okay, yan. Then, kailangan mo ng positive-negative parang dito. So, ito yung positive. Ito yung positive. Maiksi yata yung positive ko. Okay, so... Kuha tayo ng wire. So first is, kailangan natin ng negative. Kailangan ko ng negative. Kuha muna tayo sa battery. So ito yung battery ko. Papakita ko. Ayan. Okay. Battery yan ng motor. Pang testing ko lang din dito. So, ito yung sa positive, ay sa negative. Kakabit natin sa negative line.
hindi ko na naman alam sa kung ano na ilagay yung tools ko. Ito yung sa in, ito yung in, ito yung negative. Kailangan natin ng panghigpit. So, very simple lang, ito yung sa in, higpitin natin yung in. Negative lang, saka positive. Patay ng positive wire. Ito yung sa pang-positive natin. So, kakabit ko sa battery muna. Temporary. Okay. So, ito yung sa positive. Kakabit ko din sa controller. Positive. So makikita mo nag-on na yung controller natin. 12.7. Okay, 12.7 yung sa controller. Okay, then paglabas niyan papunta dun sa relay. So mismong relay na yung maglalagay. So mismong relay ka na maglalagay, pwede. Okay. So, ito yung coil. Lalagay nyo sa coil ng relay. Okay. Ito yung coil ng relay. Okay. So, puputulin natin siya. Yan. 12 volts tong relay na to. Kikita na 12 volts dyan, 12 volts tong relay. So, okay lang kahit saan mo siya ilagay, positive o negative. Coil naman kasi siya. Wala siyang polarity. Okay. About dito sa controller na to, meron na akong pinost dito about sa controller na to. Okay, then. Okay. Then, ito yung sa may ano ng inverter mo. So, ilalagay mo lang siya sa komo, sa harapan, tapos normally open. Or normally close. Depende sa ano mo, kung gusto mo ng low or high. Pero lalagay natin siya sa open. Open contact. Para pag nag-engage yung relay mo, gagana din to. Okay? Pwede yun. Kasi pag naglo-low battery ka na, ito yung magiging battery monitoring mo. Siya yung mag-automatic on, saka mag-automatic off sa inverter mo. Ilalagay mo siya sa open. Ito yung open niya. Sa baba yung close. Ito yung open. Ito yung close sa baba. So, para lang siya nag-series. Ito yung papunta dito sa inverter mo. Ito yun, yung papunta sa inverter. Yung inano natin kanina ng sinires natin kanina dito. Okay? So, titignan natin siya. Ayun. So, first, ilalagyan natin ng supply yung inverter. Okay, so, hindi pa siya naka-on. Okay? Hindi pa siya naka-on. So, patayin natin yung ilaw para makita. Yan. So, hindi pa siya naka-on. Yan. Sinaga ng araw. Ng liwanag. Ito ba? Dito. Dito na lang. Dito na lang para kita. So, hindi pa siya naka-on. Kasi, hindi pa nag-i-engage yung sa kanyang controller. So, pag nag-engage ka ng controller, 23 yung pinaka-set ko, tapos 3. So, pwedeng mas mababa siya kasi 20.8 lang siya. Tapos, pag regular niya, 12.8. So, babaguhin mo siya. Kahit dito ka na lang magbago siya yung shift down.
balik natin. Ito, pag binaba natin to, nag-engage. So, gumana, limbawa, sample, gumana. Ay, 2012 pala yun, sorry. Mas mababa, set natin na mas mababa. 1, siguro yan. Okay. So, ito yung sa battery mo. Okay, battery. Pag nag-engage yung battery mo, iba pala tong controller na to. Hindi siya mapagaan, ha? Set natin sa 12. Hindi ko may baba. Set natin sa 12, ha? Kasi nasa 23. Set natin sa 12. Baba natin sa 12. Yun. So, nag-automatic on yung inverter mo. Bukas na siya. Ayan, nag-automatic on. Okay? Kita ba? Yan, nag-automatic on siya. Okay? Nag-automatic on na yung inverter mo. Then, pwede mo din siyang, pagka nag-low na siya, sample nag-low. Then, eto na pala yung low. Adjust natin. Ayun. Ano ba? So, pag tumaas siya, na-meet niya yung 12. Ayan. 14. So, pwede, babalikta rin mo ngayon siya kasi baliktad yung function niya sa 12 saka sa ano. So, ibig sabihin yung relay, babalikta rin natin. Babalikta rin lang natin ng contact. Ito, lalagay natin sa close. Ibig sabihin, yung relay na to, baliktad yung contact. Yung isa kasi na ganito na dinemo ko, iba rin yung contact niya. So, iba-iba din yung bawat controller, iba-iba din yung kanyang function. Kaya kakapain mo din minsan din. Yan. Okay. So, mapapansin mo, nag-on na agad yung inverter natin. Yan, nag-on na agad yung inverter natin. Okay, so pang-demo ko. Sample natin pang-demo yung clip pan. Ito yung clip pan. Dito na lang. Sample yung clip pan. So, pag in-on ko siya, gagana yung clip. Okay. Okay, so pag sinaksak ko to sa clip, yung clip pan, so under yung clip pan, so may voltage yan. So, makikita mo dyan 12.4. Yung sa monitoring ko is 12.4 din. Pag bumaba yung voltahe mo, sample bumaba yung voltahe, baba natin yung voltahe. Yahap, wait lang natin. So, pag bumaba yung voltahe, okay, pag bumaba, bumaba doon sa settings niya, so mag-off yung clip pan mo. Automatic, mamamatay din yung inverter mo kasi nakaset ka dito. Okay, pag nag-engage yung settings mo ng low voltage. So, ibig sabihin, nag-low voltage na siya. Sample lang yun, ha? Pero ito, hindi pa ito naka-low voltage to. Wala akong magandang ano, ha? Higa lang, ha? Hira, yan. Yan. Okay, so, pag nag-low voltage, kapag ka naman na-pull siya, sample, nag-pull naman siya, ayun, ha? Low, ito yung low niya. Pag nag-low, 10.8, ikaw magsiset kung ilang yung low voltage mo. Pagka naman nag-on-engage naman siya, mapapansin mo, baliktad pag low, nakailaw. Dapat sa high yan. Kasi, iba-iba yung controller eh. Okay, so pagka nag-engage na siya, yan. So, makikita mo automatic, gagana yung clip pan. Gagana din yung inverter. Pwede mo rin naman patayin dito yan. Ayan.
Pwede mo rin na yun dito dun sa sinitch mo kanina. So, ito na yun. Ang nagtatrabaho ngayon doon sa inverter mo, yung relay. Itong relay mo. Pag nag-engage siya ng low, set natin ng low. Okay. So, mamamatay yung clip pan mo. Gagana din yung relay mo. Then, set natin ng on. Ganito lang yun. Kung gusto nyo ibase sa battery, bibili kayo ng battery controller. Yan. So, angat natin siya. Nasobrahan na. Yan. So, automatic mag-on yan. Masyadong mataas yung namuntahan ko. Yan. So, yung battery ko is 12.4. Automatic yan. Okay. Pwede natin siya set in truly. Sample. Actual voltage is 12.4. Yung low voltage niya, set natin ng 12.3. Yan. Yan. Tapos, set natin to ng decimal. Yan. Diba? So, angat natin siya ngayon. Up. 12.4. Angat natin siya ng isa. Ayan, 12.6. Depende yan sa kung anong gusto nyo i-set. Lahat sa mobra na. Ito yung regular voltage nya ngayon. Yan. So, pwede mo siya i-set. Yan. Taas natin. Ah, sa mobra na naman. Ang hirap lang siya. Yan. Okay. So, I hope nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat po watching my channel.